First pedals. Pag-usapan natin 'yan. Hi, ako si Kit. Isa akong session musician at nakapag-session ako sa mga artists katulad ng Sponge Cola, Karen Tevany, Written by the Stars, at marami pang iba. Pag-usapan natin ngayon ang first pedals. Teka, ano nga ba ang first pedals? Ito ay isang type ng guitar pedal na nag-alter ng tunog ng gitara mo by creating a fuzzy sound. Binabago nito ang waveform ng guitar signal mo to square wave. Parang electrified version ng original guitar tone mo. Mas extreme ito kaysa sa distortion pedals ha. It is more grainy and mas mahirap kontrolin because they have a wide range of frequencies that they alter. Okay? Bago tayo mag-demo ng first pedal, konting history muna tayo. Sa panahon ngayon, sobrang daling gumawa ng unique tone sa gitara. Pwede ka nang mag-add to cart ng mga guitar pedal sa mga online shopping applications or pumunta sa mga music stores para bumili. Mas okay yon kasi mati-check mo kung may sira ba o wala yung bibilin mong pedal. Pwede mo na rin gawing options yung mga VST plugins. Bili ka lang ng plugins para sa audio software na gamit mo and boom, may effects ka na. Pero ibang usapan dati. Dati, makukuha mo lang yung grit sa tone kapag tinodo mo yung volume ng amp mo or kapag nasira or sinira mo yung amp mo. Ganun lang nangyari sa 1951 hit ni Ike Turner and his Kings of Rhythm na Rocket 88. Medyo malabo yung facts dito kasi may dalawang storya to. Pero sabi ng producer na si Sam Phillips, nahulog daw ito sa bubong ng kotse ng banda habang papunta sila sa Memphis. Sabi pa ni Phillips, pinasukan nila ng gyro yung loob ng amp para hindi kumalas yung mga parts sa loob kasi nga nasira ito sa pagkakahulog. At yun ang dahilan ng unorthodox sound niya. Pero sabi ni Ike Turner, naulanan daw yung amp sa loob ng trunk ng kotse. Yun daw yung reason kung bakit distorted yung tunog ng amp. Pero kahit ano pa man yung totoong nangyari dun sa dalawang yon, kakaiba yung effect ng distorted guitars dahil sa nasirang amp. Isipin mo, from ordinary jump blues song, na elevate yung kanta into a new genre. Ganun din ang storya ng rockabilly guitarist na si Paul Burleson ng The Rock and Roll Trio. Sa track na The Train Kept Rollin', na-achieve yung fuzzy sound kasi nahulog din yung amp niya. Lumuwag yung tube dun sa loob ng amp that resulted into that fuzzy guitar sound. At pag gusto niya ng first tone ulit, luluwagan niya lang ng konti yung tube sa loob. Isa pa yung sa track ni Martin Robbins sa Don't Worry. During a 1960 Nashville recording session, sumabog yung transformer sa tube-driven Langevin recording console. Na-intrigue yung recording engineer nila nun, si Glenn Snoddy, sa effect na na-produce ng faulty equipment. Snoddy tinkered with solid-state circuits, exploiting the germanium transistor's tendency to spew out strange, distorted tones. And on 1962, binenta niya yung circuit design sa Gibson. At dun pinanganak ang pinakaunang distortion pedal, ang Maestro First Tone. Isa sa pinaka-iconic track na ginamitan ng Maestro First Tone ay yung I Can't Get No Satisfaction ng The Rolling Stones. Then, after several years, lumabas ang Sola Sound Tone Bender. Isa si Jeff Beck sa mga gumamit ng Tone Bender. Naging parte ng rig ni Jimmy Page ang Tone Bender Mark II. After noon, din lumabas ang First Phase. Naging integral part ito sa sound ni Jimi Hendrix. And by the early 1970s, lumabas ang Electro Harmonics Big Muff Pie. Ngayon, let's play with this little Big Muff Pie.
Alam ko marami sa inyo na overwhelm sa first kasi sobrang tindi ng saturation na binibigay niya. Pakinggan nyo. Alam ko marami sa inyo na dudumihan at natatabaan sa tunog na binibigay ng fuzz. Hindi katulad ng overdrive tsaka ng distortion pedals. Pero may technique ako para makontrol ko yung grit tsaka yung saturation na binibigay ng fuzz. Yan ay sa pamamagitan ng pag-adjust ng volume ng gitara mo. Ito yung clean sound ng gitara natin. Ito yung fuzz. Pag ninaan ko siya ng konti, ganito yung mangyayari. Diba lumapit siya sa tunog ng distortion? At pag hinaan ko pa siya ulit, overdrive na yung tunog niya. Ang isa pang reason kung bakit gustong-gusto ko ng fuzz ay dahil kay John Frusciante. Gamit na gamit ni John Frusciante ang fuzz sa mga kanta nila. For example, ang galing ng storya ng fuzz, no? Aksidente lang ang pagkakadiscover sa kanya. Pero isa siya sa mga nag-shape ng tones ng mga sikat na gitaristang iniidolo natin ngayon. Well, that's the beauty of music eh. It's not about perfection. I mean, who would have thought that something that is broken and faulty ay magkakaroon ng malaking impact sa music scene hanggang ngayon.